Hello, welcome sa Bizdak Incorporated. Congratulations nga nakakuha na mo account. Kaninga program sponsored by Bossing Ronald. Shout out kay Bossing. Okay, so karon nga na mo diri sa duwa. So tong i-discuss diri unsay dapat ninyo buhaton, unsay dili ninyo buhaton. Okay, so first ato sa ning explaining interface din eh. Okay, so nasa ubos natin diri access, na items, inventory. Diri sa right, adventure arena. And then sa ubos, na diri ang ladder leaderboard sa PVP. Kani ang battle log. Makita nimo diri imong mga record sa pag-clear sa stages or pag nakadaog ka sa arena. Medyo nag-loading lang siya. And then kani imong mga friends. And then there is ang option on sa imong kuan setting sa imong game, okay? Then there sa taas natay imong pangalan sa imong scholarship program, kani natay energy dire. Okay, kanang energy pwede nato na i-click para makita natong details. Okay, ang gingon dire pag nakay 3 to 9 axis, nakay 20 energy limit. Okay, tapos mag-regenerate siya og 5 energy in 6 hours. So in 24 hours maximum nimo is 20 lang yun. Pag na naka 10 to 19, naka 40 maximum energy, and then mag-regenerate kag 5 energy in 3 hours and so on. Okay, mo na siya. And then dire yung quest, isa sa mga importante. Okay, so kinahanglan nimo ning humanon kada adlaw ha. Atong ato ning i-aim yun nga humano nato ni kadadlaw kay sayang ang 50 SLP. Pag once na makompleto na nato ni tanan ang quest yung ipangayo dire, ang check in, complete an adventure mode, and then win 5 arena matches, maklaim na nato ning 50 SLP. So muna atong source of income dire sa pagduwa ang SLP. So kinahanglan importante kayo nga mahuman nato ning daily quest every day. Okay? And then maram siguro to. So pag sold ninyo sa duwa una, wala pa mo makita nga access diri sa atubangan. Kaning tulo, wala pa na siya. So una ninyo buhaton is muanhin mo diri sa lower left na part. So na ay access dira. Click nyo ng access and then na ay diri sa ibabaw na ay sync access. Click nyo ng sync access. And then after that, magawas na imuhang mga axis. Probably sa inyo is tulog yun, kaya di man pwede mo makaduwa og di man pwede makadula og duhara. Okay, so tulo ng inyo ang makita ninyo dia. Okay, and then after that, back na mo. And then dire din mo sa teams. Okay, organize ninyo ang inyohang team. So kani dire blanco pa nang inyo, so inyong i-click dire is new team. So ingani ang itsura sa inyo. I-click ninyo ng tulo ka boxes dere sa ibabaw. Okay, i-add ninyo inyong pet nga kuan. So ginahanglan nagin mo i-tank. Sa ka-tank, duha ka damager. Okay, kana. And then kani. Okay, so after ana na makita nimo na sila da tulo. And then nakita pud nimo ilang mga skills. So pinaka basic lang na formation atong buhaton dere, di nata mo dive guys sa mga details. Okay, simple tutorial ra man eh. Okay, kinahanglan nimo hag yung tank ang nasa atubangan. Kaya siyempre, gipanganlan ganyan siya tank kasi ang musalo sa mga damage. Para ang iyang role is to defend your damager na nasa likod. At ang formation na to is delay ko na ni dapat ang kaning nasa likod na dira. Okay, either ingani. Ingani. Ayaw lang ninyo buhatang ingon na. Okay. So, yun na ito na i-discuss nga, no? Basta kayo sundan na lang ninyo. So, pwede na nga na. Pwede nga na, eh. So, ang kuna na is dapat ang inyohang second axis o third axis na siya sa isa ka single pile. Okay, so, ingano na itong purma. And then, click ninyo yung name dire, yun sa padaya yung name. And then, click save. Okay, team created. Back na ka. And then you click niyo na, yan yung click niyo ang select. Ah, din na ako na i-click na naman akong lineup. Okay, i-delete na nato na. Okay, so next nato buhaton is na naman mo i-access, na naman mo i-team. Okay, proceed na ta sa adventure. Okay.
So first ninyo dire pag sud ninyo dire is dire pa mo sa start sa level 1. And then makita ninyo dire sa left side na siyay SLP di ba? Na siyay an ako na ako 12 over 100. Okay, but pasabot isa ka adlaw natay maximum nga ma-earn dire sa adventure nga 100 SLP. So by sa first week mo gini pinaka dakog effort nga inyo ang paningkamutan makuha ang 100 ka SLP per day. Okay, kinahanglan inyo ginang humanon gawas atong daily quest kani pong 100 SLP per day kinahanglan ato ginang kuhaon kay tunga man ta sa abot. Okay, kung di ninyo na humanon na paghuman sa pagtingswildo na gamay ra inyo makubra. So kinahanglan kumpletohon gina ninyo na para daho tag bahinay, daho tag bahinay. Okay. So level 1 nakita na niya na yun na siya ruin level 1, level 2, 3, 4 so on. Pinaka importante sa first week ninyo ihurot gid ninyo inyong energy tanan. Tanan ninyo nga energy every time nga na maka-regenerate na mo og energy inyo gin gamiton sa adventure kay para mo level up og dali inyong axis. Nganong importante man nga taas og level inyong axis. Okay. Kay kung taas og level inyong axis, taas pud sila og stats. And then kung taas sila og stats, mut pasabot mas taas nga mga level sa Lunacia Ruin ilahang kaya i-clear. Depende na lang po sa imong diskarte pero most probably higher imong chance nga ma-clear ang higher level sa Lunacia Ruin kung imong pung pet is higher level pod. Oh, grabe ka. Kung ano pong kayo. Grabe naging ka. Self-explanatory na pong kayo. Nga na, di ba nga kuan? Aspect. Make sense po, di ba? Okay, so, nga nung mag-aim man ta dito sa higher level. So, like I've said, pagbago pa mo, maglisod yun mo makuha ang 100 SLP. Nga naman, kaya dito sa mga lower level ng mga Lunacia Ruin, inyong makuha kada run dito is 2 to 3 SLP lang with energy na siya ha. Oh, imagine mo 2 SLP lang imo ang ma-clear every run. Ang kada run nimo is maabot siya mga 3 to 4 minutes, di ba? So grabe ka effort kayo. So muna nga kinahanglan nga magpa-level ta og paspas sa atong axis para makaadto sa higher level nga Lunacia Ruin kay ang taas nga level nga Lunacia Ruin mas dako og hatag nga SLP per victory nimo. Okay, so ibutan na tog 10 SLP per run ka. O di, kana po na lang ka mag kuan adventure mode, di ba? O human aday nimo ang kuan ang 100 nga kota sa isang adlaw diri sa adventure. So pagka mo bago pa lang mo mag-start, dira lang mo magbalik-balik sa kanon sa 3, 4 or 5. Kana siya mga Lunacia Ruin, 2 waves ra na siya. Dali ra na siya i-clear, dili mo maglisod ana. So 1, 2, 3, 4, 5 and then balik na din mo sa difficulty nga kaya ninyo ma-clear nga di mo maglisod. Importante nga ma-clear niya na mo'y ma-gain kada run. Okay? So karon sample taog isa ka run sa adventure mode. Okay, so click lang ninyo yung start dire. Pwede po nga ma-utrohon ninyo yung team na po na siya feature dia. So probably din ninyo na troll mo na ako lang giingon ganyan pwede ninyo na siya troll dire na siya ay icon dia nga pwede ninyo troll ninyo yung lineup. Okay, so start na ta, pili lang tag level. So kanay level 11 man ang access na level 4 kay bago ning salta ni siya unang level 4 pa. So direta sa like I've said earlier dita magpaka hirap mag-clear sa kuan sa adventure mode kung unsa lay kaya sa atong level nga dita maglisod dito ta. Okay? Okay, so start na ta. Importante nga natay ma-clear. Hindi masayang ang atong energy. Kaysa pugso na to dito sa higher level and then ma-fail ra, sayang atong energy, ma-waste ra siya, di ba? Atong effort, sayang po atong time. Okay, so muna siya itsura diri sa sulod. So, karon naman tayo tulong ka-axi. Then, ito pong kalaban is tulo po. Pwede po na siya mahimog upat, depende na sa difficulty or level sa Lunacia nga inyong isod, inyong sudlon. And then there is at ibabaw, na ninyo makita ninyo na unsa nang around. And then unsay turns nga kinsay una mo tira sa inyo.
ang in this case ang akong tulo ka axis may muna mutira si number 1 galing na ingipon, si number 2 nga naitaga, number 3 kani si gulay, si plant. Okay, si kat ubat, lima unom na din sila. So ako yung una mutira. So ang keep in mind ninyo nga na ang every lunasya ruwi na siya ay waves kani sa ibabaw na top left makita ninyo nga na siya ay 3 waves. So kana nga 3 waves kinahanglan nga ang imuhang tank dili mamatay. Ano man pag mamatay mo ang tank kuno ang imuhang mga damager sa likod dali ra man na sila mapatay, pumukra kay na sila. Mga duha or tulo ka tirahan sa imuhang kalaban masing 1/4 na lang mabilin sa imong HP nya tulo man na sila. Gihurot dai ni imuhang mga damager sa likod. Di ba so priority ni mga mabuhi ni imuhang tank. Di ayo gid ni pasagdi nga mamatay hangtod nga mahuman ang round. Or maski maabot lang siya diri sa last round. Ay dito na siya mamatay, pwede na. Kaya makabanat naman yung mga damager. So muna yung keep in mind, priority ni mga imuhang tank na mabuhay. Okay, so sample na tayo sa natin ipagtira. And then dito sa ubos, natay, pwede mapansin ninyo na natay cards, di ba? At kanya itong mga cards, na siya, kaning, makita ninyo ng orange nga circle, muna siya energy cost. Kaning espada nga red mo na attack power and then kaning shield nga green mo na siya defense nimo akong pilay shield nga power shield bonus ihatag sa imo okay mo na siya and then basa-basahon po ninyo ning mga card kaya naman po na siya uban nga nai combination parehan eh kani siya zero energy cost ni siya which means maski wala kay energy pwede nimo siya magamit pero gain ang giingon sa card is gain one energy when comboed with another card. So di na siya pwedeng isara ka card din yung ibutang dito ha. Yan lang na gina shape combination. So yun na lang, basa-basahon lang ninyo ng mga cards ang sa mga effect nila. So move po ninyo ang training ground ng adventure mode. Adeser mo mag arena dito ang PVP sa arena. Okay? So dire sa one, muna ninyo mga cards. And then dire sa bottom leftmost corner, muna mo hang energy. Okay, sa isa ka round, round 1 na ako ay 4 energy. Nag-start na ako 4 energy sa adventure mode. Sa PvP, lahi po dito 3 energy lang dito. Which we'll discuss later. Okay, so pag gumana na, combo naman ta ito doha. So banabanao na to ang HP sa atong kalaban is almost 400. So ato pong itiraan eh. Since mora man po na i-available ng mga cards, ato na yung siya yung ikuantanan. And then sa emong pong tank, kinahanglan mabuhi gid siya so butangan na to siya og shield. Hindi lang ta mag-heal kay first man mo kuha nang atong tulo ka axis. So kung mo-heal siya, yung puno pa atong HP, lugi ta sa atong kuan energy yun yan. Masayang ni atong card mamaya na lang na pag nabawasan na yung HP. Okay, so para mahuman, para gusto na mo nga mutira na, click niyo lang yun yung kuan end turn. Click niyo na. Okay. Yan, makita niyo ang shield niya sa akong plant is 196. Diba? Yan, aside siya ang HP nga 840. Sakto ragi na itong 3 cards, 3 offensive cards para ma-take down itong kalaban. Karoon ng mga kalaban na po yung mutira. So, kanang shield ni mo, as long as dili pa na siya ma-break, ayaw mong HP, dili pa gina siya mabawasan. So, una, mawalay mo ang shield kaysa sa imo ang HP. Karoon, kaya napaksiyan naman, tapos din na ito mo heal. So instead nga kanay 195 ang iyang heal, diri na lang ta. Kung pilay damage daw sa imuhang axe mo po imuhang heal. So kanay example lang ni sa gameplay ha, kay ang inyong mga card, ay inyong mga axes o ilahang card skills lahi-lahi. So dapat inyo na lang i-familiarize inyong kagulingon sa ilahang mga cards, sa ilahang mga ipanghatag sa cards, etc. Karon kay napaksiyan naman ko. So, atong i-heal, atong plant niya. 97 raman niyang shield, medyo alanganin. Pwede siguro itong mukhaan ane. Pero dili na, kay mamatay naman yung isa ron. Adi day, kay di manday ko ka. O manday card ang akong kuhaan. Offensive pets. So, dunga nga na ito yung shield. Yan. Para mong survive, gini siya hantod dito sa tumoy. So yan, inyo raging banabanaon ang inyong card nga inyong itira per round. Ayaw ninyo sobra eh, kay pag add po ninyo sa next round, gamay ra inyong mabunot nga kuan cards.
malikan si mo sa binaylo ay og tira sa kalaban, di ba? So mo na inyo i-keep in mind, sakto-saktohon rin ninyo ang inyohang card nga ibunuton para lang yun mapatay ang kalaban. Okay, so mag-heal na puntaan eh. Yan. Okay, so mura na siya pinaka-basic nga principle dito sa adventure. Mamaya dito na po to sa arena. So, ingat na inyong makita pag duman na sa inyong round. Okay, kay na siya XP. Pag na may energy, pag wala na may energy, wala na siya XP. And then, na may SLP. And ang SLP, as of now, yung rate is 6 pesos and 50 cents. So, inyong ang i-clear ang isang ka-ruin within 3 to 4 minutes. So, 3 to 4 minutes, na mo 13 pesos. So, relax na kayo, di ba? Okay, so, dito na ito sa arena. Aning arena din na na kayo nato ni dive kayo kay kasi ako naglisod maglisod po kong daog dire. Click nato ng arena. Kanay mong makalaban dire is online gini siya. Real time gini siya nga away. Okay, makita ninyo dire pag mo enter ko niya. Diday ni siya mutira ang kalaban kay nagunahon na pabunda siya. Okay, so mantay nindot nga move dire. Tanaw-tanawan po ni mo ang mga kalaban o sa iyang skill set. Ano gayon, ma-familiarize ra mo ana sa iyang kuanan ni. So, as I've said earlier, di ba, ang adventure mode, ang yung starting is 4 energy. Dari si arena is 3. 3 lang ta mag-start. Okay, so dapat dire, inihapay mo og energy and then imong observe yung mga card yung ipang tira. Okay, so, ako, kini atong video dire, din sure nga madaog ta, pero tingnan lang na to. Kung enturn lang ta kayo maragwa, may nindot nga card nga atong magamit. Unaw-unaw lang, ma-familiarize rin ninyo ni kadugan, mag-dumula. So, ato lang yun na, kuwande rin sa inindot, button. So, karon, ang una mong tira, akong gawa ka isda, kaya mas taas man yung speed ang isda kaysa sa iyang mga kuwan. So, muna yung factor sa pagpili o kinsa yung una mong tira. Kung kinsa yung mas taas yung speed, mo ito yung una makatira sa kada round. Okay, so siguro matira na siya sa ako. So mag-shield lang ito para di mamatay ako ang plant. So pangutanan ninyo, anong pa man kayo ginatira nga pang offense? Relax lang kay punya na nato na siya tirahan. O kanang sigurado gita ba nga makapatay ta? Kaya kung atong sinsilyo o nung paksi-paksi iyahang mga axis, na i-chance niya ba siya nga maka-heal or kung sa padha iyahang mahimo, di ba? Mas maya ng kaisahon rin yung bundak ang kalaban para wala na siya ka-heal. Hindi na siya ka-shield doon sa pala for the next round. Dapat muna inyo ang i-keep in mind. Okay, karon sa may itong button ang move. Pwede na tayo tira actually. Dagan-dagan na tayo card available. Kukuha lang tayo kuhan. Damage. Ano eh? Sapat na kana. Tangan lang na ito. Ano eh? Isa. Solid one ah. Para naku siyang shield at the same time na po siya damage. Okay, hopefully enough na para mapatay ang tank para libre na tayo dito sa iyang mga damager, which is medyo humuk-humuk lang compared sa iyang tank. Appeal po niya sa daily quest kada adlaw guys, akin na lang 5 times mo makadaog dire everyday. Dari sa arena, dili mo kinahanlan sa first week nga naay energy nga masood mo dire. Masood mo dire nga wala mo energy kay practice pa mo na nga time. Masood pa kayo ninyo ni makuha dayon. Gawasog gifted gid mo ano yung duo o nga nga style. Pero advisable yun, ihurot sa ninyo yung energy sa kuha na sa adventure. Okay, patay na yung tank. Iyan na lang reptile atong next target. Kapit na mahurot ang time. Tira lang taog. Okay, natay heal. Nata na patay na yun. Iha pong reptile gaya na, naka-shield po, video gaya-gaya po. Ilang. Bawian na natin naroon. Hopefully,
na lang ang damage. Shield pa ta. To take down his reptile. Gawin ko na yung reptile po. Nami share nga kuan na chart dito sa group chat para makita ninyo ang mga bonus damage kada race. So kada race na siya ay additional bonus damage kung motoy mo ang gamiton pang attack. Na-stun man dahil kung mo itong wala ni effect ang akong heal. Gahi ako dahil eh. Hindi na ito nilihan ko. So, si number 1 ang akong ipatira o dagahan. Pero, marag mamatayay na si number, na si Tang. So, much better. Kaya na lang para mas dahog shield ang atong front line. Okay, so, mamatay na si plant. Pa natin may mga na. Sacrifice na lang siya. Actually, pwede ko ma-skip pero ito lang na yung sigara doon. After na ito ni Mahipo siya ang reptile, relax na tani kay ang kanayang kalaban nga, kanayang last nga pet beast, sakit na siya pero di kaya na siya yung nagahi. Di pareha niya ang reptile. Nagahi yun. Okay, out of the way na niya ang reptile. Murag mamatay niya itong buwan. Na ito, hopefully dili. Okay, very good. So muna na siya yung buwan guys. Hinanlan, unahon gini mo patay. Okay, hinanlan, ikaw giuna makapatay sa iyahang tank. Okay, para libre na dahin ka dito sa iyahang mga backliner, sa iyahang mga damager, which is medyo homok lang compared sa iyahang tank. So libre na dahin ka, makabanat na dahin ka dito sa buwan. Sa iyahang backline. Na prane, do guys siya nitira so taud-taud pud ni mahuman ang arena. Mo na nga lima lang ang gipangayo kay medyo mas lisod gid siya compared dito sa adventure. Adventure AI ramon tayo maglaban. Hopefully ma take down na to na siya. Okay. There you go. Okay, mas mapansin ninyo nga mas dako og hatag og love potion dire. Pero ayaw lang ninyo na huna-huna kay pag muabot na mo dito sa adventure mode, maka-clear na ninyo ang kuhan, level 17. Muhatag na ang adventure mode o 10 SLP per run. Basta na lang mo yung energy. Okay, kaya first week focus gid mo sa adventure. Okay, so muna siguro to guys. Pinaka mga basic lang navigation o ang diri sa UI sa duha akong gina-explain din eh. Kung napa mo yung mga pangutan na dito lang ta sa atong kuan, atong messenger sa atong GC. Okay, so muna na ayaw lang ninyo labaday yung kagulin sa first week. Sana mo yung energy, focus lahat dito sa adventure para makuha din yun na yung dayo ninyo ng capacity nga 100. Dito ra mo sa level nga you think nga kaya rin ninyo kayo, nga di mo maglisod, balik-balikon lang ninyo. Okay? Ang XP mo abot na siya so dito lang mo sa sigurado nga na mo i-clear. Okay, so ay lang pud mo diri sa level 1 ug level 2, grabe ra pud aga. May butang lang natong mga level 3 or level 4 ana or level 5. Basta kung para ni level 12 akong access, di ba? Nag-clear ko level 7 or level 9. Level 9 ko nag-clear diri. So nga na lang dili na ako i-push akong kagalingon nga mag-clear po ko diri sa 10 or 11. Kaya ay no, maglisod go or na chance po nga ma-fail. So sayang ang energy, sayang effort. And then, ang daily quest, ano yung kalimte? Okay, check-in, 10 adventure and 5 arena matches. Okay, thank you. Mura siguro to. And once again, congratulations. Welcome to the program and good luck sa ato. Tanan.